dyan lang kayo, stay put lang kayo dyan. Importante, yung Word of God, yun ang susundin natin. Naka-importante, tinataas namin dito, kayo na mga viewers, tayong lahat na may direktang relasyon sa May Kapal. Yun lang naman. Yes. Wala nang iba. Amen. Hindi masagasaan yung religion nyo na meron kayo. Yes, amen. So, mga kapatid, sabayan niyo po ako. Ang gustong sinong magtanggap sa Panginoon, yung sinong hindi pa, sabayan niyo na po ako. And then, pag tumanggap po kayo, i-message po si Brother Bong para i-acknowledge niyo po siya para ma-ano namin kayo. Magpa-pray kayo pwede rin para ma-include namin yan sa devotions. May proseso po yan. Kung tinanggap niyo po ang Panginoong Hesus, kailangan tayong lahat, mayroon tayong generational curse. Alam niyo kung bakit, saan tayo nakakuha nun, sa ating mga kanino-ninunuan, sa ating kung saan, di pa tayo pinanganap, mayroon na tayo niyan kasi doon tayo ang ating, nagmula tayo sa kay Adan at kay Eva. So, doon na talaga ang puno natin. So, mga kapatid, pag nasa Exodus 25 po yan, mapapasa niyo in the Bible. Pag nagtanggap po kayo, message niyo po si Bong para ipaluha po namin kayo. Okay? Yeah. So, o di kayo, magpa-add kayo sa GC namin. Meron tayong group chat yan. Para kung may mga prayer request kayo, madali lang. Send nyo lang pangalan, lahat. Okay, connect nyo dyan. May GC tayo. Kahit natulog kami, may mga malam din na gising pa. Kasi iba-ibang oras natin sa buong mundo, hindi magkapare 24/7 po kami. Yun yung advantage sa atin. Nakamata ay 24/7. Yes. Dilat ang mata po namin 24/7. Yun lang ang kagandahan dito sa Alphan Omega. Wala pang nakaganito sa buong mundo. Siguro ang Alphan Omega lang. Kasi pagtulog kami dito, nasaan man kami, ang Pilipinas gising. So may nagre-rescue ka agad. So ganito lang po yun. Basta kung ano man ang pangangailangan nyo, prayers po muna tayo mga kapatid. Next na lang yung pag kami ay binibless na ng Panginoon na sobra-sobra. Prayer request yan na hindi makapag-comment sa page, nahiya. Pwede mag-PM, may ano yan, may ano yung tawag, send message na button, yung Alphan Omega Radio Online na page, pwede kayo dyan sa mga nahihiya. Ang dami kasing mga nag-prayer request din na nahihiya lang. Through private message, huwag kayo mag-alala. Pwede kayo mag-private. Pwede kayo private message sa mga prayer warriors natin. Okay lang. Brother Bong, napag-usapan na rin natin na kung sinong may gustong mag-reach out sa atin. Nung isang, patotoo po, pupurihin natin po ang Panginoon kasi talagang sa Kanya ang kapurihan. Diba? Ang kaluwalhatian, kundi sa Kanya lamang. Nung isang araw po, nakita ko yung isa sa mga kapatid natin dito lang sa dito sa online, nag-message sa akin. Tapos kausap ko si Ate Ilsa. Sabi ko, Ate Ilsa, nandali muna. Itawagin ko to, tawagan ko tong isa kasi nag-message siya. Please sis, I need your help through prayers for protection. And then ayun mga kapatid, nakausap ko siya kung anong ang concern niya. Yun pala, may problema, may mga pulis sa bahay nila, mga kapatid, from midnight until 5 until 6 a.m. in the morning. I don't know kung ang hanggang ang oras na wala yung mga pulis, nandoon, nakabantay. Basta sa madaling sabi, hindi ko na siya pinaano, sabi ko, sige, mag-pray tayo. I-ano mo yung tubig mo, ihanda mo po rin po yung yung oil. Sis, wala akong oil. Sabi ko, kahit oil na pang luto, basta may oil ka. So, sa madaling sabi mga kapatid, nag-pray kaming dalawa. Tapos ayun na kasi hindi daw siya nakatulog, magdamag, hindi siya makatulog, balisa. Sabi ko, huwag kang magpapa. May Panginoon tayo. Pag sumampit ka sa Kanya, magsambit ka sa Kanya, yan mga yan, kaaway, yan. Kumbaga, huwag ka magpapa. Attack, makaaway. That's the work of an enemy. Yes. Sa akin naman ngayon, baliktad na dati, di ba, pag may problema ako, yung bang... Dami namin kasamahan din namin na na-scam. Hindi ka makatulog, grabe. No? Oh, yun. Diba, may takot ka ba, babalik pa ba pera namin, di ba? Kasi nag-join din tayo before sa mga, investment na yan. So, madaling diba, sabi, Brother Bo. At least ngayon, iba na. Mag-pray ka lang. Ako ngayon, hindi ako makatulog. Pag hindi ako na-pray, daming mga prayer request dyan na, na hindi ko ma-open. Kailangan pag-pray. O, natapos ko yon. Doon na, makatulog na ako. Pero pag hindi ako makapag-pray, hindi na ako makatulog. Nangangati ako para akong may kagit ba. Kasi mayroon ka pang gagawin, hindi mo pa ginawa.
Ganyan, ganyan ang Oo, ano, kailangan mag-work gagawin ko spirit mga muna. kapatid. Tapos Hindi pag ka makakaturo kinaumagahan, kung yung ma-pray pwede natin, mo. ano, mag-message na lang yon. Salamat sa Panginoon, salamat sa inyo. Minsan nga, hindi na ako nagkukunik sa mga malaam natin kasi may, pag makita ko yan na may group din sila na naka-green, yung join call, hindi na ako mag-join muna. Ito muna, salbahin ko muna to. Ito muna pag-pray natin kasi iba-iba tayong oras. Kaya nga, kailangan matulog. Napaka-malaking yan ang kagandahan sa Alpha. Malaking ano talaga ang pagka na pre-over ka na, nandun yung mai-comfort ka kaagad. Alam mo, sa sis, okay na ako. The Lord will comfort you. Oo, nag-message siya na okay naman lahat. Sabi ko, praise God. Kasi natatakot talaga siya baka mag-anuhan kasi gustong yung may tao, may ano doon ang gustong lusubi na sila. So, sabi ko, hindi, wag, ano lang yan. Dahil Panginoon tayo, may pinakamakapangyarihan tayong ano, nandito sa atin. Pag nandito na ang Panginoon sa atin, wala tayong dapat katakutan mga kapatid. Yung mga ano problema na yan, distraction lang yan. I-review mo lang. Itaas nyo sa Panginoon. Itawag nyo sa Panginoon. Financial, pera, problema. Sa halip, sa Panginoon. I-pray lang. Alam niya yan. Alam niya na lahat. Karamdaman, Amen. Napakadali. Amen. Mayroong mga... Diba mag-pray tayo minsan, mayroong mga tao na pag ipag-pray natin, tulad nung hindi makalakad, on the spot, nakalakad. On the spot, dahil, yes. Dahil ang iba naman, unti-unti, dandahan, gagaling, babalik na naman, gagaling, babalik na naman, sumini, may kailangan tayong putulin dyan. That's itinatawag nilang generational curse. Amen. Exodus 25 na namana natin, kahit hindi natin alam. Pero pag na-pray kayo ng mga prayer warriors natin, alam nila kung ano yung dapat ikat sa inyo. Kahit hindi nyo pa sabihin, alam na alam yan. Magulat ka na lang Spirit. Po, mga kapatid, kung ano yung, ano, bakit, uy. Anong yung dapat ikat sa iyo? May nagawa ka, may nagawa ang pamilya mo, hindi mo alam, pero kami, alam namin. Pero hindi naman natin nilalabas yan. Hindi yan dito sa live, sa ano yan, sa private message, sa video call, messenger call, anong tawag pa doon, o sa cellphone. Alam ng mga prayer warriors natin kung anong meron kayo na kasalanan na dapat matigil yon, dapat makat yon. Kumbaga, namana ninyo ba? So, ang nakakaalam yon ang Panginoon. Dahil wala tayong lahat, wala tayong may tatago sa Panginoon. Pero hindi namin nilalabas yan na yan ang kasalanan no. mo, di ba? Wala, hindi pwede yon. Kasalanan din namin yon. Yes. Mapunta kami kay Taning kapag ano, babalik kami kay Taning kapag ganyan. Amen. Hindi dapat. Amen. Kayo Amen. Lang nakakaalam, saka yung nag-pray sa inyo. Amen. Yun nakakaalam. Amen. Yes. Iyon ang kaibahan dito. Hindi 'yun hula, ha? Hindi in Tagalog hula naman, pero no. iba 'yung manghuhula sa palad-palad, hindi 'yon. Kasalanan 'yan, balong. Kasalanan 'yon. Pero 'yung sa amin, we pray for you at then 'yung Panginoon, 'yung Holy Spirit, siya 'yung magsasabi ito 'yung kasalanan na nagawa. Na kailangan natin hinga ng patawad, kailangan natin i-renounce mo 'yung i-let go mo, maghingi ka ng tawad. Alam namin yon so, ng mga ano prayer warriors. So, yun ang kaibahan ng Alpha and Omega Radio Online. Kung bakit, ang tagal ng mga, dami ng balik-balik mo sa doktor, hindi ka pa rin gumaling. So, dito sa Alpha and Omega Radio Online, mga prayer warriors, malaking tulong ho yan. Huwag kayong mahiya. Mag-comment lang kayo. Yan, Amen. Yan, importante. Yes. Kailangan kasi malinis yung puso natin para... madali tayo makarecover. Tingnan yes, mo ba amen. Naman, di ba, pag ano pa, pag problemado ka, no, pagpalagay natin, problemado ka, ang dami mong problema, financial, lagi mong iniisip kahit magkumain, hindi ka kakain, sobra kang stress, magkakasakit ka talaga. Down ka. Oo, kasi tao ka eh, katawang tao ka. Flesh pa tayo, flesh. Nandito sa sermon masasaktan pa rin tayo, maano pa rin tayo, mag-iisip, di mo maiwasan yan kasi, nandito pa nga tayo sa mundo. Sa lupa pa tayo. Hindi na tayo mag-iisip doon, di ba? Oo, yeah. Kailangan na katawan natin kasi yon na alagaan din natin. Amen. Spiritual yes. and physical, di ba? Spiritual, physical, financial, lahat ng aspeto ng buhay natin. Dapat balansi yon. Pero, yung pinaka-importante talaga, spiritual life natin. Amen. Yes, right, right. Maniwala yes. ka na may Panginoon talaga. Kasi yung hininga mo, saan galing yan sa nanay mo? Bakit namamatay nanay mo, lula mo? Hindi. Nasa kanya yon. Sa diba? Panginoon. Yun. Nasa kasi, Panginoon yon. Libre yon. Yung ginawa si iba, mga kapatid, kinuha lang yan doon sa ano ng ni Adan, tapos
hiningahan. Kaya yung si, kahit si Adan, hiningahan lang yan. Kaya nagkaroon ng hinga. Hiningahan ng Panginoon, ng Heavenly Father natin. Yun. So, talagang unahin natin ang Panginoon. Kasi siya ang nagbigay ng ating kahit kapahingahan, ating hininga. Ito, pwede madaldal ako kayong saglit ha, brother. Pwede mag-share ng konti. May matanda na nagkaroon ng sakit, okay? Tapos nung idinala siya sa ospital, Gusto ko 'yan, sige. Isang araw lang o dalawang araw, basta mga ganun. Naunahan mo ako ah. Ano? And then sige, tuloy mo. Ang ganda ng sige, tuloy mo. Ang ganda ng kwento na 'yan. Tapos nung ano mga kapatid, hindi mata na naggumamit siya ng ano, ventilator. Ventilator kasi mga kapatid, napaka ano 'yan, mahal 'yan. So, nung lumabas na sila sa hospital, tinignan nung matanda, pero yung matanda na yun, mayaman. Mayaman talaga. Tinignan niya yung ano, yung bill niya, yung bills niya, napakalaki. Napakalaki niya, talaga. Tapos iyak siya ng iyak. Pagka-iyak niya, tinatanong siya ng mga anak, ng anak niya, bakit dad, ano ba ang problema? Di ba na problema ka ba sa bayaran na hindi natin kaya? Sabi naman nung ano ng daddy niya, iyak pa rin siya ng iyak. Sabi siya, ganun. Dad, magsabi ka kung anong problema talaga. Makaya natin yung bayaran. Wala, iyak pa rin siya. Tapos nung ano na, nagsabi ang matanda na, napakabuti ng Panginoon, sabi niya. Na, kasi something, 70-something na siya, mga kapatid. Na, ano, senior sabi niya, na may edad na. Simula nang maliit pa ako na hanggang ngayon, dekada na, naghinga man ako, wala man akong bayad. Itong dito lang, minuto lang, or bilang... Tugtungan yung hininga mo through ventilator, ang mahal? Oo. Ang mahal-mahal. Sabi niya, napaka ano talaga ng Panginoon. Doon siya nag-stop ng ano, at least na-share niya doon sa anak niya. Doon ang anak niya, namulat din na, oo nga pala na. So talagang magpapasalamat tayo lagi, mga kapatid, sa ating Panginoon. Dahil siya lang talaga ang... Walang kabayaran, biruin mo ako. Libre, di ba? Ilang taon kang ano, nabuhay sa mundo. Walang bayan. Libre yung hininga mo. Pero nung kinapos ka ng hininga, dinala ka sa doktor, ang mahal na kaagad, ilang oras pa lang. Oo. So, di ba? Napakabuti ng Panginoon, mga kapatid. Yes. Salamatan natin lagi. Di ba, Brother Bong? Totoo yun. Yan ang isa sa mga leksyon na napakaganda, di ba? Sa ating lahat, hindi natin na-appreciate. Binigyan tayo ng buhay, binigyan tayo ng hininga, tapos ginagawa natin sa kasamaan natin ginagamit, di ba? Yes, amen. Amen. Yun ang talaga hindi pa nakatanggap, hindi pa niya binigyang importansya. Tama naman talaga, kahit ako noon eh, alam ko naman tayong mayroon talagang Panginoon, no? Naglikha ng mundo, pero yung isa buhay siya, nang tanggapin siya, sundin siya, kung anong wala, no? Will niya wala. Sa'yo, wala. Nag-enjoy ako sa pera. Ignore lang. Kasi mas ano eh, mas material ba? Material love. Nag-enjoy kasi may monthly ka, lalaki ng sahod eh. Uh-huh. Ay nako. Ngayon, pero kahit walang Panginoon, walang hindi pa rin nakapaayos. Dami pa rin utang-utang. O, di ba? Ganun yun. Yes, hindi pa rin kasya, no? Kahit, hindi pa rin kasya. Kahit na, ang puno ng bulsa mo yun pala, kulang, malnourished ang spiritual mo. Pero kapag punuin mo yung spiritual aspect mo na ng buhay mo, kaya yung tinataas natin palagi, spiritual aspect mo na ng buhay, magpakabusog mo tayo, bago yung bulsa natin, mabubusog din yan. Una, spiritual, what financial. Balansihin natin yon. Yes. Mas malaking porsyento ang spiritual natin. At dapat meron tayong tinatawag na pure heart. Beautitudes, the beautitudes, yun. Para magkaroon tayo ng busog na spiritual life, dapat ang basihan natin, pure heart, hindi yung physical. Hindi naman namimili ang Panginoon na, ano ka na, di ba, nasa Panginoon ka na, mabait ka na, may pinag-aralan ka, professional ka, hindi yon. Puso natin ang basihan niya. Amen. Amen. Yun. Hindi yung pakitang tao lang. Mm. Okay. I-share ko yung topic na ano nasa ano yan, 1 Corinthians chapter 12, mga kapatid.
Ano na natin to dati, i-ano ko rin ulit ngayon para refresh natin. Tayo lang talaga dito talagang pabalik-balik para ma-sync yung Word of God sa ating mga isip. Iyon yun, ano mga kapatid, sabi doon, kung wala man daw tayo pagmamahal, walang silbi. Kasi ang ano talaga ng Panginoon, ang iniwan talaga ng Panginoon sa atin is pagmamahal. Nandoon yan sa 1 Corinthians chapter 12 na sabi, kahit ubusin mo pa ang ating kayamanan sa pagbibigay ng tulong, hindi pala yun basihan mga kapatid kung wala kang pagmamahal. Kahit sunugin mo man ang iyong katawan para ihalay sa kanya, kung wala kang pagmamahal, walang silbi pa rin yun. Yeah. So, to say, mga kapatid, kahit anong gagawin natin na pagtulong, pag ano sa kapwa, but kung wala tayong pagmamahal sa kapwa, walang silbi yung ginagawa natin. So, napaka-importante, mga kapatid, na magmahal tayo hindi lang sa dila, kundi iparamdam mo sa tao na mahal mo ang tao. Ganon po. Kasi sabi dito ng Panginoon, magmahalan kayo. Love God with all your heart. Love your neighbor. Huwag maaway. Huwag manira. Huwag mangchismis. Lalo na sa mga ano ha, mga kapa members. Bakit puro devotion ginagawa ni Bug Agapi na yan? Ano ba yan? Puro naman mga prayer sila ng mga malaam niya. Well, hindi naman sila nag-ano ng pera ng kapa. Ay, nako talaga. Hayaan mo na mga kapatid. Ayaw ko manood. Ang daming nag-feedback sa akin ha. Kayo ha, mga member kayo ha. Magkita talaga tayo. Ay, nako talaga. Hindi ko tanggapin, sorry nyo. Parang bata, you know. Hindi ko tanggapin, sorry mo. No, masama yan. Hindi, yakapin ko kayo. Sobrang bait ng Panginoon. Ngayon lang yan, na hindi pa ninyo naintindihan ang lahat. Later on, mauunawaan, maiintindihan ninyo ang lahat ng yan. Tama ang Panginoon. Gaganon kayo. Walang problema sa amin. Ngayon lang yan, pinupuna lang namin kayo sa ngayon. Mali ko yan. Huwag kayong umiwas sa broadcast natin na makikita nyo si Bong na mayroong devotion, parte sa Panginoon, Bible yung mga sinasabi. Huwag kayong umiwas. Dumikit kayo. Ilansang nyo yung mga cellphone nyo dyan. Di ba, Nining di Kinya? Dati puro na kami nagigala-gala ni Ate Nining. Puro enjoy-enjoy. So ngayon, di ba, nagsishare-share na kaming dalawa. Pinapasahan ko siya ng mga Bible verse para hindi mang problema. Kasi lahat naman tayo problematic. Hindi tayo normal pag walang problema. Ganun lang yun. Yes, mga malams natin na stress. Ganun yung ginagawa natin. Mm-hmm. Ha? Huwag kayong umiwas sa live ni Bong. Huwag kayong umiwas sa live ng Alpha. Lalo ng mga Kappa members. Mag-view kayo dahil kung umiiwas kayo, meaning na kaitaning kayo. Iniwasan niyo ang Panginoon, hindi kami. Iniwasan niyo, hindi kami. Huwag niyo kaming sambahin. Hindi namin kayo ini-invite na manood ng Alpha and Omega Radio Online. Para magkapera kami dito sa online ito. Facebook wala to, walang pera dito. Walang pera sa Facebook. Ituruan namin kayo para magkapera, yun lang. Ha? Gamit ang salita, ang Word of God. Amen. Ilisin ang puso natin. Ganun lang yun, ha? Hindi naman namin kailangan ng ano na yan, ng mag-YouTube kami ni Sis Juliana para magkapera. Hindi, huwag kayong mag-view. Ganun lang yung kasimple. Sa member, mali yun na mga mentality. Nasa kalaban yun. Amen. Kung gusto nyo, ayaw nyo manood din, magbasa ng Bible na lang. Kung ayaw nyo ng mukha namin dito, liwas kayo, walang problema yon. Kasi daming mga comments na dumating sa atin, di ba, na screenshot natin, na hindi naman namin kailangan ng mag-YouTube. Kung gusto ko mag-YouTube, araw-araw, oras-oras, mag-video ako dyan, kahit sumasayaw di ba? Kung gusto nyo, magtatanim ng paso, bubili naman ako mag-video kung viewers ang habol namin, di ba? Uh-huh. Yes, ganun na, right. Magtanim, magwalis. Kung saan pupunta, bibili ng pagkain, pwede naman ako mag-video ng YouTube kung gusto kong magkapera talaga. Anong ginagawa natin? Ito, sinishare ko ang broadcast ng Alpha, ng Word of God, para kayo ma-reach out din. Hindi sa pansarili namin. Nasa inyo yon. Kaya nga sinasabi natin, read Bible always. Para matuto tayo. Napagdaanan ko yung pinagdaanan nyo dati, yung magalitin sa kapwa, magmura-mura. Pagdaanan ko yan. Mang-away ng kapwa, papatulan nyo ng away din sa iyo. Gawain namin yan. Mrs. Juliana, kumaldita kayo dati, ganun din kami dati. Umalis lang kami sa pagkaganon. Yes. Diba? Yun ang tinatawag na kami ay nag-born again na. Opo yun. Diba? Dati ba pala mura ka rin dati? Matapang talaga dati. O si Jun Lee, ganun din yan dati. Ako, kahit sa comments sa live dati, papatulan ko yan.
re-replyan kita, pero ngayon di na. Dahil born again na kami, hindi religion. Nagbago ba? Nagbago na. Kayo din, binago yan in-encourage na namin. Binago na po kami na binago na po kami ng, yan. Ano ng ang ating ano ng ating Ama nasa langit nasa na ano nasa ano po yan. Basahin natin yung ano 2 Corinthians 5:17. Nandoon doon yan na pag tinanggap mo ang Panginoon, ikaw ay bago na. Iniwan mo na ang bago ka na. Old yung dating yung buhay. Kumbang, ano. Wait lang, babasahin natin para klaro sa kanila na hindi natin yan gawa-gawa. Diba, brother Bong? Nandiyan yan, nakasulat ba? Sabi dito, ang sinumang na kay Kristo ay isa ng bagong nilalang, wala na ang dati niyang pagkatao, binago na siya. Ang lahat ng tao ay gawa ng Diyos na nagpanumbalik balik sa saan sa bayan no in iba ano pala mga kapatid basahin ko ulit na napunta na ako sa 18. Sabi niya ang sinumang na kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao, binago na siya. Yun, mga kapatid, once na tinanggap mo ang Panginoon, tayo ay bagong tao na. Yun ang tinatawag na born again. Binago na tayo. Huwag, iniwan na natin yung luma nating nangyangaway. Luma, makasalanan na gawain. Sinungaling, wala na yun. Ito na tayo ngayon. Bagong tao, kung tawagin ay born again, not religion. Born again yun. Yes. Yun religion. Bagong tao ka na ba? Lahat naman tayo may karapatan na magbago. Pero yung iba, matigas ng ulo, ayaw talaga. Amen. So, bahala kayo dyan. At least tayo, tuloy-tuloy nyo sa pag-share ng Word of God. Ganun lang naman. Kahit kayo, pwede naman kayo mag-share sa Facebook nyo. Pwede naman. Messenger. Sa wall nyo. O bakit ba? Wala namang pumipigil sa iyo. Ah. Yun nga lang, kunti ang like. Di ba? Yes, right. Huwag kang mag-expect ng mga likers. Kunting-kunti talaga yan. At least nag-share ka, nababasa nila. O, ganun lang yan. Yes. Sige, so, pure heart tayo. Purity. Okay, Brother Bong, ituloy ko yung kanina. Di ba ang gusto ng Panginoon is magmahalan lang. Sabi ng Panginoon doon sa first niyang ano, sa first na commandments is love God with all your heart, with all your mind, with all your soul, and with all your strength. And number two, doon na talagang inaano na, love your neighbor as you love yourself. Unahin natin pagmamahalin natin ang kapwa. Bago ang ating sarili. Or mahalin natin both. Minahal natin ang ating kapwa, minahal din natin ating sarili. Diba mga kapatid? Ganon ang gusto ng Panginoon na magmahalan tayo. Okay, mag-start na tayo, Brother Bong, sa ano ating topic natin. Prayer warriors natin, please paat kay Aida Agustin Pidrigal. Healing prayer niya. Paano naman, kung naka-monitor kayo dyan, mga prayer warriors natin, paat na lang dyan. Then, pa-include sa devotion nyo dyan. Mag-programa muna kami ni Sis Juliana. Sige. Ang ano natin, number one na ano natin, yung inner purity is necessary to approach and save the pure and holy God. Diba? Yun ang ano natin topic ngayon. And blessed are the pure in heart for they shall see the God. Yan yung ano, Matthew 5:8. Nandito na, Brother Bong, sa pinakababa. Nandiyan na lahat. Masahin mo. Mapalad. Ito sinasabi. Mapalad ang mga taong may malinis na puso dahil makikita nila ang Diyos. Amen. Kasi pag makasalanan ka, malabo talaga. Kahit mag-pray ka, hindi yan magpa-flash sa'yo. Pero pag yung bang strong faith ka na, yung bang tanggap mo na sa buhay mo yung Panginoon, totoo yun. Hindi imposible mangyayari. At saka mayroon talagang pagkakataon ng encounter ng Holy Spirit. Hindi mo man siya makikita ng physical. Siyempre, wala naman nakakakita ng physical talaga sa kanya. Except kung wala ka na sa mundo, yung bang namatay ka na, yung may judgment ka na, yun na yun. Pero pag nasa lupa tayo, dun mo makikita yung kapangyarihan niya. Yung actual ba na nangyari sa'yo, sa problema mo, na-resolve yun. Answered prayer ba yun? Mararamdaman mo dun yun. So talagang mga kapatid, pagka tinanggap mo ang ating Panginoon, dapat galing sa puso. Kasi nakikita ng Panginoon kung
yung pagtanggap mo sa kanya or ano lang ba, para sa Plastic nguso lang, lang. Bunganga lang, nguso lang. Kailangan alam sa puso yun, at isabuhay ang bawat salita ng Diyos. Yun. At yeah, lagi tandaan mga kapatid, sabi nga, kahit ano pang ginawa nating maganda sa kapwa natin, ubusin man natin ang ating ano, kung wala tayong hindi pure yung heart natin sa kapwa natin na mahalin at pagtulong, walang silbi. Yun ang importante mga kapatid. Kailangan laging clear ang heart natin. Diba? Laging mayroon pang ano, mga doubts dyan sa puso natin, may inis, ipag-pray natin. Mag-pray kayo. Mm-hmm. Lord, tulungan mo ako. Guide me. Amen. Yes, right. Oo. Tanggalin mo yung galit ko kay Juliana, Lord. Mm-hmm. Yung galit ko kay Nanay Marlene, tanggalin mo to Panginoon. Kasi nainis ako sa kanya. Mm-hmm. Kung ano pinagsasabi ko sa kanya, tulungan mo ako. Walang ibang makakatulong sa'yo. Ganun lang. Amen. Diba? Ganun. At saka, para okay, maging magaan pakiramdam mo. Ano ko, Brother Bong, sa'yo? At ngayon pa totoo to ng konti. Oh, okay. Because we are talking about pure heart. Nag-ano tayo ng ating, kung ano yung mga nasa puso natin. So, ganito, ako dati, mga kapatid, hindi, siguro pag nalaman, pag nakita ng mga kapatid ko, 14 po kami, ako po may isang breadwinner doon nung, ano, kaya kami, talagang nakapagtapos ang aking mga kapatid. Ayan, ako'y nagpakatulong. Nagpakatulong, nag-abroad, ito talagang umano hanggang sa nagtrabaho hanggang sa 44 na po ako mag-isa pa rin trabaho or pa rin. Dalaga pa rin kasi inaano ko yung mga kapatid ko na magkaroon ng magandang buhay kasi walang-wala talaga po kami. Kami po ay nagkakain lang ng mais, lugaw, kamuti, balanghoy, yun ang po ang ano namin. Tapos kayo yung ako, talagang isa ako sa breadwinner. Masasabi, 12 years old pa lang ako'y wala na sa magulang ko. Ako'y self-supporting mga kapatid hanggang sa... Sariling sikap. Talagang sariling sikap mga kapatid kung ano, alam nyo lang kung ano ang pinagdaanan ko. Hmm. But naniniwala ako na sabi ko, Lord, kung kaya ng iba, kaya ko rin. Basta nandiyan ka. Doon na lang ako, mga kapatid, umano sa kanya. Tapos, yun na mga kapatid. Dati ako, nung nasa ano ba rin ako, kilala nila ako na mabait. Mapagbigay, mabait. But, pag sinabing maldita po ako. Sorry, Lord. Sabi, yes. Nagpakas ano lang ako. But then, this time, mga kapatid, dati pag nagalit ako, as in kahit sabi ko mamatay, magmatay na tayong dalawa, di kita kakausapin. But nung tinanggap ko na ng fully talagang this time lang na nangyari na meron akong ginagalitan na tao. But alam mo mga kapatid, isa dalawang araw lang. Ang sarap pala no, yung pagka anong nakana ng Holy Spirit talaga, wow. Hindi mo na, wala na yun, wala kaagad, parang wala lang nangyari. Kasi pag hindi mo yun i-let go, hindi mo yun tanggalin sa puso mo, ay naku, kahit sinong tao na makasalubong mo, pagsabihan mo ng galit mo sa ibang tao, labas ng chismis na. Chismis ka ng chismis, kahit walang pakialam, hindi naman nagtatanong sa ibang tao, sabihin mo doon. Mm-hmm. Kwento-kwento mo doon, na hanggang sa makarating na rin sa pinaka-origin, na iba na yung nilalaman ng storya. Yun ang gulo na naman. Diba? Mm-hmm. Ganun yun. Yes, yun mga kapatid, na napatunayan ko, thank you so much talaga Panginoon, napaka-bless ko dahil matagal kong hinihingi yan na gusto kong na, yung bang hindi ko maiano yung galit na landya sa puso ko. Kasi mahirap mga kapatid, na, pati pagtulog mo, pagkain mo, nandun lang yung nakasentro ang galit mo dun sa tao. But now, wala na talaga. Sabi ko napakabuti. Kasi gabi, araw-araw mga kapatid, ang devotion ko talaga pagising na pagising ko yan. Nag-spend ako ng almost 2 hours, 1 hour, pinakaano ko 30 minutes. Tapos mga kapatid, ang inihiling ko talaga sa Panginoon, Lord, kung paano minahal ang tao, bigay mo rin yung ganun na pagmamahal sa puso ko. Yun Lord, sabi ko, kung yung bang tao na wala kang pinipili, yung pagmamahal na wala kang pinipili. Kasi ako dati mga unlimited kapatid, pa. Oo. Ako dati mga kapatid, ang marami kaming marami talaga kong pamangkin kasi 14 nga kami.
But meron akong pinakapaborito na isang tao lang. Ang ngayon na naging Kristiyano na ako, pantay-pantay nun. Sabi ko, wala nang ano. Kasi nabasa ko sa may Bible. Ano ka na eh, may discernment ka na na pag ito lang yung ano mo, yung paborito mo, ito lang lagi yung bigyan mo ng pansin, bigyan o anuman, meron ka. Yung iba, maawa ka na, di ba? Maramdaman mo na eh. Oh, dapat pantay. Brother Bong, magpatutuo ako. Itong pamangkin ko na to, pag sinabi, ma, bilhan mo ako ng ano yung tag 100 something na ano, na shoes na, sino ba yung sinasabi niyang basketball player na yun? Binili ko ng dito pa, hindi ko pa talaga ano, binigay ko ng Under Armour, Nike, pero iba kong mga pamangkin. Sorry mga pamangkin na, hindi ko nagawa. Ito lang, parang nakakaano, ngayon na, guilty nandito na may Diyos guilty. Ako. Kasi sa Bible, mga kapatid, bawal yung ano, favoritism. Wala yan. Hindi ka pwedeng magawa kasi yan. Kasi kawawa naman yung iba kasi. Yun, ang pagkakaiba ng born again, mga kapatid, napakasarap mamuhay ng may totoong Diyos ka na sinasamba. Diba, brother Bong? Totoo yun. Mm-hmm. Kasi magiging, may ano ka na kagad, eh. May, kumbaga, may discernment ka na, uy, mali, bakit siya lang? O, tulad din sa akin nung ano, nung weekend, imbis na isa lang yung isasama na may bibilin ng pagkain, isasama, hindi ko lahat na kayo, sige, alis na. Bihis na kayo. Unfair naman kasi sa iba, di ba? Sinama ko yung anak ko, kasama yung mga pamangkin, maliliit. Bahala na dyan yung magdadala sa inyo. Problema niya na yun. Magpatain sa inyo. Hindi na, isa lang yung dadalhin. Isa lang yung kaya nga, mag-enjoy. Unfair eh. Sabi ko, lahat na, sama na kayo, kahit magsiksikan kayo dyan. Wala na mga kapatid, wala na tayong favorite, kasi ang Panginoon, ang Panginoong Hesus, ibinigay sa atin ng Heavenly Father natin para sa lahat. Para sa kasala, para sa hindi nagkasala. But ang sabi lagi-lagi niya, nagpunta siya dito sa mundo para sa mga makasalanan. So, huwag natin anuhin na isa tayo na doon. Ganun, gawin natin. Ito, para magkaroon tayo ng pure heart. Ituwid na. Oo. So, sige, mga brother Bong, sundan na tayo. Okay. Ikaw mag-ano sa second one? Ikaw ano mag-mabasa? A pure heart comes through repentance and the commitment to continually change to be like Christ to becoming converted. Yun, ang example mo kanina. Oh. Yes, mga kapatid. Yun. Hindi pa natin nabasa to, but naiano ko na kagad. Yun, napaka-ano ng Holy Spirit, no? Yan ang pinaka-example doon. Create in me a clean heart, O God, and renew a steadfast spirit within me. Ayon. Amen. Andyan sa ano, sa Psalm 51:10. Basahin mo yung Psalm 51:10. Yun yung kinanta ko po kanina. Yung kinanta mo kanina. Salmo 51:10. Popost natin din yan sa page natin sa broadcast. Para mabasa create nyo. Create in me a clean heart, O God. And renew a right spirit within me. But iba kasi ang ano mga kapatid, iba-iba kasi ang translation bawat book. So dito ito yung example kanina ni ano ni Sis Juliana na Panginoon, gawin mo naman yung puso ko tulad ng puso mo. Ganun ang magandang prayer. Amen. Huwag mong hayaan na ang galit ko na to, Lord. Nainis ako kay Juliana, nainis ako kay Junli. Ano ba to, Lord? Tanggalin mo nga ito, Lord. Tulungan mo ako na matanggal ito. Patawarin mo ako. Ganun lang. Para nangungusap ka lang, barkada ba? Direct Amen. Relation. Yan nga ang paulit-ulit natin. Hindi religion tinataas natin. Direct ang relasyon. Yun, Amen. Yun. Relasyon sa Panginoon. Lord, ano ba ito? Bakit nakaramdam ako ng ano? Ano nangyari sa akin? So, hindi, ginamit ka na naman ng kalaban. Mm-hmm. Kasi si Taneng, alam niya yung direksyon ng buhay mo. Mabait ka na ha. Ito sa iyo. Anuhin pa rin yes, kita. Pero pag yes. Repent ka ng repent, oh. Pray ka ng pray palagi, manghihina yan, hayaan ka na niya. Sa direksyon mo, ganun yun. Alam Amen, nga naman, yes. Alaman pa ni Taneng yung ano, na ano niya na eh, na doktrina niya na yung makasalanan ba? Na gumawa ng kasalanan. So, ang ahatake niya na naman na iba, yung mga mababait. Diba? Yung may malinis na puso. Yun na naman, tuksoin niya ng tuksoin. Kahit nga Panginoon, tinukso niya, diba? Ano pa kaya tayo? Kaya always pray. Ganun yun, Amen. Para manghina yes. Sila na manghina. Gamit yan si Taneng ng ibang tao, sitwasyon,
pinaka-experience namin lagi ng mga malaam na tuksuin kami is financial, di ba? Mm-hmm. Pera talaga. Kasi alam niya, tao tayo, kailangan natin ng pera. Kahit niya, mm-hmm. hindi puro dasal lang, kailangan din natin ng pera, ng financial. Pero ginagawa natin, we pray and we pray. So hindi, parin kami nabuwag, muntik lang. Di ba? Ganun ang Panginoon, mm-hmm. kumilos sa atin. Mm-hmm. Linisin yes. bawat puso natin. Andyan, yung sa Psalm 51, yung pinanta kanina. Yes. So, mga kapatid, importante, para maging pure heart tayo, wala tayong ano, kailangan natin, kung mayroon mang hindi, may unforgiveness dyan, kasi ang pure heart is true repentance. I-repent natin, ilabas natin, let God and let go and let God, di ba? And then, mag-commitment tayo kay God na kailangan, hindi na tayo babalik doon sa pag pinagagawa natin na ayaw ng Panginoon. Hindi ka aya-aya. And then, mag-ano na tayo, mag-follow tayo kay Jesus Christ na gumawa ng ayon sa kanyang kalooban na talagang magmahal, may magandang loob sa kapwa, magmahalan. Yun ang gusto niya. Hindi mag-aaway-away, hindi magbubuyaw, hindi mag-chismis-chismis. Yun ang gusto ng Panginoon. So, yun ang importante natin gawin. O, di ba, brother mo? Totoo yan. Yun lang naman, lahat ng kilos natin, itaas natin sa kanya. Walang imposible. Ganun lang yun. Mm-hmm. Yes. Ano na namin, nagawa na namin yan, nagawa na natin yan. Nagawa na yan ng bawat tao na nagbabasa ng salita ng Diyos, ng Word of God. Mm-hmm. Sige, yes. Next na tayo. Next na tayo. Ikaw, basahin mo. Number 3 na ba tayo? Oh, number 3 na tayo. Ayun. Ito yung sinasabi, followers of Jesus Christ purify themselves to be like Him. So, parang yung example sa'yo kanina. Mm-hmm. So, when He appears, we can be children of God and see Him face to face. Ayun. Diba? Ang sarap ng muhay ng ayon sa kanilang loob ng Panginoon. Face to face, sabi mm-hmm. niya. Kasi, love now, we are the children of God. Mm-hmm. And it has not yet been revealed what we shall be. But we know that when He is revealed, we shall be like Him. For we shall see Him as He is. Kung ano siya. And mm-hmm. everyone who has this hope in Him purifies himself just as He is pure. Yan naman kailangan natin sa buhay. Hindi tayo. Kaya daming napapahamak dahil sa number one, sinungaling, hindi totoo ba? Hindi makatotoo. Oh, kailangan makatotohanan tayo. Kahit sa organisasyon, sa ministry, di ba? Nasisira ang isang ministry dahil sa mga traidor. Walang puso na galing sa Panginoon. Walang pusong dalisay, yun pala. Amen. Nakagusto ko kanina, inaanapanap ko na word talaga kanina pa. Ito pala yung tinutugtog mm-hmm. natin na mm-hmm. ano, team song natin ng Alpha. Pusong dalisay dapat. Amen. Yun. Yes. Mm-hmm. Eh, sinasabi natin sa mga verses dito kung paano magkaroon ng tinatawag na pusong dalisay. Oo nga. Oo. Yan na naman nantay din sa atin sa lalo na sa mga members ng Kappa, di ba? Pusong dalisay yan ang inaantay sa atin. May message sa atin, di ba, nung nakarang araw, kahapon? Mm-hmm. Huwag mo na sabihin muna. Huwag, hindi. Sila. Atin lang yun. Huwag mo na, saka na lang, mga kapatid. Pala na, galabas natin muna sinungaling. O, sa atin surprise na lang tayo kasi mahirap pangunahan. Saka na lang, okay? Kaya kayo, kapag may pure heart kayo, tanggapin yung Panginoon tulad sinasabi natin sa mga members ng ministry ng Kappa. Pure heart, repent, mm-hmm. lahat. Yun lang mm-hmm. naman, pinaka-message sa atin. Maging yes. madasalin. Lahat, floodgates of heaven was open. And yes. His blessings amen. Will pour out to all of us. Amen, yun. Amen, amen. Mag-amen po tayo mga kapatid kasi para sa ating lahat yan. Na ipag-ipo-pour out ng Lord ang ni God, ang blessings, hindi niya. Walang sino man na makapag-stop kasi kagustuhan ng Panginoon yan. May sometimes mayroon tayong gusto, hindi yung hinihingi natin, hindi niya binibigay. But pag gusto niya, kahit ayaw mo, pag gusto niya,
talagang mangyayari. Ibibigay niya. Kasi kung ano desire ng heart natin, yun ibibigay ng Panginoon. Amen. Magugulat ka. Bakit hindi niya ipinagkaloob sa akin to? Gusto ko bukas na. Ngayong na. Hindi mo alam, ang Panginoon may mas higit pa doon. May pinaplano, may binigay, may parang plano na para sa iyo na mas mahigit. Walang nakakaalam. Walang nakakaalam kung anong plano niya para sa iyo. Kasi right. Wala nang nagpapayo sa kanya, buti pa nga sa atin, daming nagpapayo, di ba? Mm-hmm. Daming nagpapayo, daming nagsasabi, ganito gawin mo, ganyan. Sa Panginoon, sino nagsasabi sa kanya? Siya lang, kaya mas higit pa yung pinagkakaloob niya sa atin. Ganun lang yun. Yes, yes. Hindi man ngayon, tiyaga lamang yan. Kunting ano lang yan, pagtsatsaga. Lahat ng dalangin natin, dapat ano, hinihingi natin may kasamang pagtsatsaga. Dahil masigit pa doon ang ibibigay niya. Ganun yun. Tsaka kung ano man hinihingi natin, paniniwalaan na natin na na-receive na natin. Claim mo na. At magpapasalamat na tayo. Pasalamat ka na. Ganun yun. Yes. Amen. Ganun. Yan ang gagawin natin. So dito, gawin basahin natin itong ano, itong 1 John. Basta na yun. 3:2-3. Ako ba magbasa? Sige, meron ka na dyan. Mga minamahal, nandito na, doon, nandyan sa, binigay ko sa iyo lahat. Nasa baba. Sige. Sige, basahin mo na. Mga minamahal, mga anak na tayo ng Diyos, ngunit hindi pa naihayag kung magiging ano tayo sa hinaharap. Alam natin na sa pagbabalik ni Kristo, tayo ay magiging katulad niya. Dahil makikita natin kung sino talaga siya. Kaya ang sinumang may ganitong pag-asa kay Kristo ay dapat maging matuwid sa kanyang buhay tulad ng buhay ni Kristo na matuwid. So, matuwid siya, hindi siya traitor. Di ba? Ganun yun. Anong promise niya, tutuparin niya yon sa atin. Kaya claim mo, amen, and pasalamatan. Tulad sinabi kanina, Yunana. Next, tuloy natin yung verse na Unang Corinto. Okay. Ikaw. Sige. 1 Corinthians 13:12. Unang Corinto at 13:12. Ito sinasabi. Sa ngayon, para tayong nakatingin sa malabong salamin. Para sa atin din ang mga members na nag-aantay. Ngunit darating ang araw na magiging malinaw ang lahat sa atin. Bahagya lamang ang ating nalalaman sa ngayon. Ngunit darating ang araw na malalaman natin ang lahat tulad ng pagkakaalam ng Diyos sa atin. Ito magandang verse sa inyo, sa atin lahat. Ito lagi sinasabi ko sa ano, sa mga members ba na nagmamadali ng pera. Sabi ko, just pray. Huwag nating madaliin. Alam ng Panginoon na yan ang gagawin sa atin. Once na pure heart tayo, ito lang ha, strong faith sa Panginoon. May mga gift yung Panginoon na ano eh, para sa bawat isa sa atin. Yung iba naman, pag mag-pray, maririnig niya. Iba naman, kung ano ang instruction, maririnig niya. Mayroon namang iba sa mata, sa vision, di ba? Vision, iisa lang yun. Yung iba sa dream. Bakit yung iba, ang dami na may message sa atin, Sir Bong, na ano, nag-dream ako na nakalabas na si ano, si PGA, sabi nga nun. Iisa lang once na strong faith ka, ganun yun siya. Pinapakita ba? Pinapakita na sa atin kung anong instruction. So meaning, ang pure heart, malaking tulong sa atin, bawat isa sa atin, lalo na sa mga prayer request ng bawat isa sa atin. Pure heart. Pagkaloob niya yon, ganun yun. Kaya paulit-ulit natin sa mga members na yan na tanggapin ang Panginoon, magbalik loob sa Kanya, always pray. Diba? Yun paulit-ulit natin. Kaya kasi, kailangan ng bawat isa sa atin pure heart. Kasi, ang pangako ng Panginoon, ibibigay at ibibigay niya yan. Huwag ka lang magmadali. May tiyaga na eh. Yun. Mm-hmm. So yun, mga kapatid, ang importante sa atin bilang mananampalataya, huwag panghinaan ng loob. Kung ano man mga dumarating na problema, manatili tayo sa ating pananampalataya sa Panginoon. Matatag ka lang. Magpasalamat ka lang. Lord, salamat sa problema. Lord, ikaw ba alam mag-solve nito? Tulungan mo ako, Panginoon. Ito yung problema ko. Tinataas ko sa iyo. Ganun lang yun. Surrender mo sa Kanya. Huwag mong pasanin yan. Kanya yan. Kaya magpapasanin ikaw. Yes, exactly. Ano kasimple. Huwag mong pasanin yan. At mga kapatid. Ang kanta na pinakanta ko, He will carry you. Yes, He will carry you. Mga kapatid, ang ating
araw-araw natin na paglalakbay dito sa mundong ito, huwag tayong panghinaan. Sa ating, especially sa ating pagkakakilala sa Kanya, hanggang sa huli, hanggang sa huli, hanggang sa katapusan ng last days natin dito sa mundo, huwag tayong panghinaan. Kasi ito nga, may sinasabi nga na huwag tayong mag-stop sa ating race, ating pagtakbo. Yun yun. Yung pananampalataya natin, huwag natin huwag tayong manghina, huwag tayong huwag parang mawala na lang. No, patuloy hanggang sa huli. Hanggang sa huli na makikita natin yung face to face, 'di ba? Yung nandoon kanina. Yeah. Oh, yung face to face. Doon sinabi natin, di ba, last week, yung discussion namin ni si Elsa Palau, yung grabe mag-murmur. Yung mag-murmur na murmur. Oh. Ang maganda mensahe niya doon yung sa Agila ba, di ba, pag may bagyo, malakas yung hangin. Imbis nalilipad siya ng mababa kasi malakas yung hangin, mabadisgrasya siya, babagsak talaga siya. Ginagawa, lalong tataas yung lipad niya hanggang sa, akala mo doon na sa nakatuktok. Yun. Yun ang gagawin natin. Ang problema natin, wag nating sabayan yung problema natin. Tataas tayo. Mas taas sa pawa kasi. Na to ba? Sa sabi nga, sabi mo, ang problema na dito lang. But ang Panginoon ang problema dito lang, ang Panginoon nasa taas. So doon tayo. Aawitin natin ang Panginoon na doon bakit, tayo. Bapantayin natin ba't siya. Ba't ka sa problema? Ba't mo sabayan yung problema dito? Akit ka, doon ka sa taas. Ganun lang yun. Yes. Yes. Simple. Sorhay ba? Sorhay, magpatapakataas pa tayo kaysa problem. Problema ka lang. Diba? May Panginoon ako. Diba sabay ganun? Diba? Ganun yun. So, sige, dito na tayo, tayo sa ano? Sa, dahil ako'y matuwid, makikita ko kayo, at sapat na sa akin ang makikita ka sa aking pagising. Wow, ang ganda. Diba? Matuloy so, tayo. Yung... Yun, matuloy tayo na maging matuwid hanggang sa huli ng ating hininga. Para pagdating na hindi na tayo makahinga, kasama na natin, makikita na natin. Pagising natin, nandoon na tayo, wow, andito na ako sa kay ano. Sa yung katawan natin. Mo maraming ano na yan, maraming diba? Pera, bulsa maraming pera, hindi mo yung madala, hubad ka. Amen. Mawawala sa katawan mo. Hubutubad ka. O yung sinasabi, wala ka nang mamahaling gamit sa katawan mo. Na mabitbit mo kapag nawala ka. Wala naman talaga nakabitbit ah. Sino ba nakabitbit na ano? Na mga mayaman dyan. Kaya nga. Ang maganda, kahapon ba yun na message natin na mga mayayaman, halos karamihan sa mga mayayaman, impyerno? Yes, right. Majority talaga. Kaya, kung bakit tayo mahirap, ganito yon. Kung bakit tayo mahirap. Tama na yung buhay natin na ganito. Nabuhay pa rin tayo, nakakatulong pa rin tayo sa kapwa natin kasi ang mga mayayaman, impyerno talaga, karamihan yan. Dahil ang bigat kapag sumunod ka sa Panginoon, di ba? Ang yaman mo, kung ano ang yaman mo, i-share mo yon sa kapwa mong nangangailangan. Pero ang nangyayari, makikita mo ano nangyayari. Lalo pa silang nagpayaman na nagpayaman. Imbis na itulong nila doon sa mga taong naghihirap na yun ang pinakagusto ng Panginoon. So tayo, okay lang. Kasi hindi tayo mayaman. Kasi ang hirap nga, pag mayaman ka, sumunod ka sa Panginoon, ang hirap sundin yun. Ang amen, hirap. Yes. Kasi yung yaman mo, itutulong mo doon sa mga nangangailangan. Ganun mo. Pero, sa ating aspeto sa buhay ng mga mahirap, mas gugustuhin kung ako, ikaw, Sis Juliana, I don't know sa'yo, gusto kong mayaman para marami akong matulungan. Ako rin. Sabi ko. Diba? Ako rin po. Kasi yung puso ko, gusto kong makatulong. Yun, mga kapatid. Ang sakit kasi sa ano, sakit kasi makita mong gusto mong tulungan pero wala ka magagawa. Instead, i-pray mo na lang. Yes. Kung anong meron ka sa bulsa mo, bibigay mo pa, ano yun? Yun ang ugali ko sana na sabi ko, i-pray nyo nga ako na tanggalin yan. Hindi, ganun na yan. hindi yan matanggal. Nandiyan na yan. Nandiyan sa puso mo na yan na walang-wala ka na o bigay mo pa rin. You are blessed. Yan yes, ang, hindi lahat. Sa mga taong ganyan na attitude, ganyan yung practice sa buhay, mabuhay kayo dahil nasa Panginoon kayo. Yung bang amen. Wala na nga siya, yun na nga lang yung natira niya, itutulong pa rin niya. God bless you. Dahil kasama mo yung Panginoon. Mayroon kang isa doon sa pinag-usapan namin ni Sis Juliana na pure heart. Ikaw yon. Amen. Yes. Basahin natin, brother, mong itong ano, Proverbs. Basahin mo kung meron kang Tagalog dyan.
Proverbs 27:19. Ang sabi dito, as water reflects the face, no so one's life reflects the heart. O, ang ganda, di ba? Amen. Ano yan? Proverbs? Proverbs 27:19. Okay, hold on. 27:19. Basahin natin yung Tagalog para at least maintindihan ng mga ano natin, mga kapamilya. Kung paanong ang mukha ng tao ay naaaninaw sa tubig, ang pagkatao naman ay makikita sa iyong puso. Ayun. Di ba napakaganda? Okay, di ba pag nag-daroon ka sa balon, makita mo yung mukha mo doon, mga kapatid. Di ba, brother, kung nagpansin mo yan? Yeah. Oo. Doon, napaka-aninaw natin ang ating ano. Doon din, na, ganun din yung puso natin. Meron pa ako. Ulit ha, congratulations sa mga, lalo na sa mga OFW. Ito, sila yung napapansin ko talaga na may mga malinis na puso. Hindi politiko. Kasi politiko, malinis ang puso nila pag eleksyon eh. OFW talaga, di ba? Mga OFWs yes, talaga yes, yung yes. May malinis na puso. Although, nagagamit pa rin sila ni Taning dahil sa mga temptations ba? Sa kalandian. Dahil hindi pa, walang pure heart. Pero yung pagtulong na sa kanila talaga. Dahil sila nga, inang ibang bansa, para sa pamilya, para sa pagtulong. Kaya mabuhay kayo, nandiyan na yung Panginoon sa puso nyo. God bless you pa rin. Okay. Pero sa mga tukso, hindi kayo nakakaiwas. Basahin natin yung ito. Pwede dalawa o tatlo na lang. Sige. Proverbs 4:23. Above all else, guard your heart for everything you do flows from it. Basahin mo yan, brother. Kung nandiyan, kung meron. 4:22, ano? 23. Proverbs 4:23 or Kawikaan 4:23. Higit sa lahat, ingatan mo ang iyong isipan sapagkat kung ano ang iyong iniisip, iyon din ang magiging buhay mo. Hala. Grabe ito. Diba? Yung life, heart, and protection po yan. So yun, para maproteksyon na natin ating puso. Kaya protektahan mo, diba? Alagaan mo yung isip mo. Dahil mo, kapag, mo, buhay mo. Kapag pairalin mo yung nasa isip mo, yun ang pinakamahirap na yung hindi tama ba na pag-iisip, lalo na pag-iisip mo sa kapwa, pag-iisip lagi na masama, ingatan mo yan. Dahil isip mo yan, huwag mong hayaan na magamit ka na sa kasamaan. Yun na, dahil ang isip natin, kung ano iniisip natin palagi, yun ang magiging buhay natin. Amen. Kaya balansehin mo ang puso at saka ang isip, ano bang dapat pairalin ang puso o ang isip, yun ang magdidikta sa atin kung ano yung tama, ano yung mali. Amen. Yes, right. One more, brother Boom, i-ano natin. Sige, last natin, siguro. No? Jeremiah 29:13. You seek me and find me when you seek me with all your heart. Yun ang gagawin natin. Hanapin natin anong siya. Anong verse yun ulit? Jeremiah 29:13. Ito sinasabi in Tagalog. Hold on. 13. Kung lalapit kayo sa akin ng buong puso, tutulungan ko kayo. Amen. Amen. Ganun lang. Yun. Okay. Ganun lang, mga kapatid. Ano tayo? Sige. Mga verse na yan na binasa natin, po-post naman yan sa page ha, dito sa broadcast na ito, ng link ng broadcast na ito para ano, mababasa nyo rin. Sa mga walang Bible, pwede kayo mag-download Holy Bible yung mga walang Bible dyan. Para, pero kung wala, andyan lang. Connect lang kayo sa Alpha Omega Radio Online. May mga verses tayo na pinupost po dyan. Basahin nyo lang. Sige.